Chico Loco. Sa buong Pilipinas, 11:21 oras na natin sa ating lahat ng itlog na maalat, mapapapuy ka sa alat. Maligayang pagbabalik. Sa gabi na, gising na, kasama niyo pa rin po ako, Chico Loco on the radio. At syempre, kasama natin si Papa Jack in just a few while. Batiin ko lang lahat ng mga kapwa at mga kamukha natin, ang mga nakikinig, ano? Sa mga sasakyan, mapapribado man yan o pampublikong sasakyan, hello sa inyo. Ito ang, hindi ko na ba't nyo pinapakinggan tong show na to. Ala naman. Aha, batingin ko lang muna ang kanyang loving husband daw, si Glenn Ibanez, and to all BDO Central Clearing CCO Inward, to all Mercato Central Group daw, Piliehera and Ibanez family, and to all my friends. God bless to you and to your station, mwah, sabi ni Miss K. Ibanez. Hello po. Thank you. Ay! Diyan ka na ba? Kanina ba? Sabi ko sa'yo, wala akong monitor po. Hindi ko talaga alam kung naan dyan ka, nanghuhula lang ako. Bakit wala ka monitor? Wala akong cue. Pag pinanood ko yung kue, wala kang, hindi kita narinig dun sa kue. Hindi po pwede yan. Pag pinanood ko yung kue, ngangers. Dapat merong kue. Ba't kaya ganun ang Q? Chico! Yerps! May binibenta akong relos. Talaga? Oo nga! Inigosyo nga ako bago nagbibenta ko ng mga relos. Wow! Walang kang buwibili, walang naniniwala eh! Kasi natatakot ako! Lalong walang maniniwala naman sa akin. Ano? Kasi nga, di ba, ano tayo eh. Baka ente, mawalan tayong karir dalawa. So kailangan merong ano, may... backup. Oo, oh, may backup plan. May fallback ano? Plan. Ano nga ba? Relos. Ikaw, anong bebenta mo? Magbebenta ako ng laman. Buti ko na maibugay yung kape ko. Magbebenta ako ng laman. Ay, matosino, longganisa, ganyan, hotdog. Yan, ganyan. Laman ng barbecue, yan, yeah, ganyan. Maganda yan. Ang sarap kayo magbenta ng laman. O, oh, diba? Bumili ka naman ng laman, o. Oh. Pagbilang mo naman ako ng laman, padyak, o. Oh. Oh, bilang ko laman mo, ha. Ay, Chico! Ano, hello po sa mga nagbibenta ng laman. Nag-text na nga pala si, ano, si J.C. Rih, ano, Sir J.C. Rihino. Oh, anong sabi daw? Bibigyan daw tayo talaga ng sombrero ni Sir April Boy. Yes! O nga, no, yung pinapamigay. Minsan naisip ko, ano kaya makasambot ako niyan? Kaso, hindi naman ako, wala naman ako halimbawa sa mga ganun-ganun. Alam mo naman ako eh. Ano ako sa, anong tawag dito? Allergic ako sa crowd eh. At Chico! Nakikinig po Sir April Boy sa ating ganyan. Talaga? Kanina. Oo nga. Favorite ko talaga, sir, yung... Childhood hero ko talaga yun eh, Sir April Boy. Favorite ko po talaga yung ano. At may cassette tape ko pa yung kinain po nung kanina. Yung cassette po namin, kinain ng cassette player po namin. Eh, gutom, parang ikaw eh. Grabe, no. Tapos, diba? Naalala ko yan, pinagtatagpi-tagpi ko pa yan ng ano, ng scotch tape, ma-revive lang. Kasi pag naputol na, wala na yun eh. Oo. Yun nga lang, pag pinagtagpi mo, may skip na. Pero, may ganun. No, tapos iba na yung lyrics. Lalo na kung ang dami nung kinain. Kaya, sample, yun ta. Di ko kayang tang... din. Hindi ganun. Paano? Di ko kayang tangakin. Napakasakit. Ganun kagad. Ang laki nung iniskip. Depende sa kinain nga. Di ko kayang tangakin na mawawala ka na. Ganyan. Ganyan mismo yon. Bad trip yun, no? Meron. Eh... may mga ganyan eh, may mga cassette player na ano, palakain ng tape. Ang mga iningatan ko, Chico, na CD noon. Ay, CD. Tape. Ay, tape ni Jose Marichan. Oo. Yung compilation ng kanyang Christmas song. Ay, oo. Kulay blue yan, sky blue yan. Looking through some old photos. Tapos, April Boy. Tsaka, Chico. Ito, pinaka-iningatan ko sa lahat, Elvis Presley. Ah, talaga? Oo! Oh. Kami, meron kami yan, April Boy,
AJ, meron kami, ka Freddy Aguilar, meron! Yung rockstar, ay yung rockstar. Oo, diba? Mahal pa rin kita, Aguilar ka! Yan. Paano, paano? Ayoko na ulitin. Di maamin ng damdamin, yon na ngayon, wala ka na sa aking piling. Abisado kayo mga ala-ala. Yung ba yan? Alam mo rin pala eh. Ayun nga pala. Ang mayakap kang muli, aking mangkin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig ko ay magbabalik? Batid ko na nasaktan kita ng labi. So yeah baby. At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Put it up yo. Kiss man the rock the rock. Ang gulo ko. Ay, ang ingay natin. Ang ingay. Ikaw lang. Ah, ang ingay. Hawa lang ako sa'yo. Mga ganda. Pero wala pa rin tatalo sa mga ganong klase ng mga. Oh, tsaka wala pa rin tatalo sa Alaska. Oo naman. Wala pa rin tatalo sa Alaska. Ano dapat yun eh? Ay, nako. Heist. Tawagan niyo po kami 832-6171 1-8700-MILLION-2. Tawagan niyo. Tumatawag sa'yo. Tawagan niyo po yun. Ha? Ikaw! Ano? Uy, bating sa Mami Nelda Kizan. Uy, hello and po. Marisa Villanueva birthday daw ngayon. Uy, tomorrow pala. Happy birthday. Yung ano, tiko ha, yung mga cast ng Jalen Marshall nagpunta rito, di ba? Uy, hello po sa inyo. Mga childhood heroes natin yung mga yan. Yung mga tiko, yung mga pelikulang, ano, ay mga TV shows na inabangan natin natin. Halimbawa, yung Going Bananas, sinabot mo ba yan? Going Bananas? Hmm. Hindi mo naabutan. Palibas sa lalaki, inabot mo. Oo naman. Sa dosyon eh. Marisel okay, Drama okay, Special, okay. Inabot mo. Oo, Marisel. Connie Reyes on camera. Oo, diba? The Sharon Connie Reyes show, inabot mo. Oo naman, pag may katwiran ni paglaban. Hindi, diba? Attorney Jose Season. Diba? Usually ganyan yan eh. Basta yung pamalo. Alet? Oo, oh, yun yung ano nun eh. Yun yung logo nung palabas na yun eh. Ano pa ba? Mga pelikulang inabot natin. Ano, yung parang ganun din, yung walang katotohanan ng hindi nabubunyag. Calvento Files! Calvento Files, oo nga. Diba? Oo, oh, Calvento Files. Galing nun, no? Si Matet, diba? Regal Shocker. Nakakamiss si mga ganun. Diba? Mga inabangan dati, no? Regal, ano pa ba? Kaya lang, nagkikwento kami ng kaibigan ko niyan, yung mga pelikula na opis sa akin yung asawa ko, eh, wala siyang inaabot eh. Yung mga sitcom, no? Hmm, di ba? Yung Palibasa Lalaki talaga, classic. Okay, Doc, tama. Home Along the Reels. Oh. Home Along, tsaka chiko, inaabot ng lahat yan, no? Tagal niyan eh. Oo nga, ang tagal nung ano na yun, no? Nakatuwala. Diyan nagdalaga si Miss Claudine Barreto. Mata, ano yun? Ang family, pagtulong-tulong. Oh, alam mo yung kanta? Problema ay may remedy. Kapag may konting comedy. At kahit na tumitindi ang hirap ng buhay, pare. Kiko! Batingin ko lang si Papa Mark Aya. Kamukha daw ni Jarul to. Si Jarul? Jarul! Ang ganita ni Jarul? Saan po ba bibili ng ticket sa ano ng VIP ticket sa concert niyo po? Wala pa kayong plano eh ko, ticket inihintay mo. Wala kang gusto mag-print. Gusto mo pag-printan kita. Bilhin mo. Ay, tara naman concert. Kapad lang yung gusto mo. Gawa namin paraan. Ay, nako. Ay, nako. Tabing ilog daw, di ba? Tabing ilog. Ang Tagalog version ng Dawson's Creek. Sa lagaslas ng tubig, naririnig ko ang iyong tingin. Diyan kuminal si John Lloyd at si Kay Abad, chico. Kay Abad. Oo, di ba? Tabing ilog, des. Tabing ilog. Di ba yung lola laging supportive sa anak ng anak pong may love life? Alam mo naman ako, di ako kasi masyadong, hindi ako mahilig manood na yung nakatutok talaga, yung ganun, yung inaabangan. Nung nagsimula na ako mahilig sa radyo, wala na, tuloy-tuloy na, it's a puwera na sa akin yung TV. Talaga? Wala, naging ano ko talaga, buhay ko talaga radyo, at alam mo ako na. Ako yun, ang pinakagusto ko sa TV, Chico, ay ano yun, Smallville dati. Shhh!
Silent Smallville. Pinalokohan ko yan, Chico. Kasi kwento ni Superman yan bago siya naging Superman talaga. Smallville? Yung ano yan, yung kwento niya bago siya napasok sa ano, sa newspaper company. Kung saan niya nakilala si Lewis. Si Lewis. Ang unang love life niya ay si Lana tsaka si Chloe. Ah, hindi talaga si Lewis? Hindi. Lana and Chloe yung love life niya sa school nila. Diba? Ba't sabi ni Bernadette si ano daw? Sino si Bernadette? Si Antoinette daw. Diba kaya, so, kaya nga Chico, diba si, yung anak ko si Klong Klong, diyan ka ba kinuha pangalan? Chlorine. Hindi Chloe, diba? Oo nga. Diyan ko inom. Si Chlorine. Si Chloe Noreen. Nga no? Chloe. Chloe. Uy Chico, may color na tayo. Abay. O nga, istorbo eh. Naka-istorbo to sa akin. Hello? Hello. Ay, wala kayo. Good evening. Good evening. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo, ate? Joanne. Joanne. Taga saan si ate Joanne? Makati. Ooh, where exactly in Makati? Sembo. Ha? Huh? Sembo. Sembo, Sembo, Makati. Yan ba yung malapit sa C5? Oo, malapit siya sa C5. Eh, saan ang malayo po? Nakakatuwa dyan sa C5, meron dyang overpass na parang pa-square. No, ang galing. Oo, dito nga kasi. Ang galing. Parang yun, nadaanan mo na, tapos isipin mo, parang nadaanan ko na to, pero nasa ilalim ka. Basta ang galing. Nasa ibabaw ka, parang nadaanan ko na yung ilalim na yan. Hindi kasi di ba yung usual structure pa ano, pa curve, pa-U-O. Hindi naman, parang pa-square. Pero sa square, no? Ang galing, nakakatuwa. Pero pa-U naman talaga yun, doon sa taas. Wala lang, na-share ko lang. Yun nga. Ano po ang point ng pinagagawa niyong dalawa dyan? May point kami, no? Huwag ka nga dyan. The point is, what's the point? The point is pointless! Ate John, ilang taon ka na? 25 years old. Anong pinagkakabalan sa buhay? Nag-aaral, nag-trabaho? Palamuti dyan sa bahay. Nagtatrabaho po. Okay lang malaman ko anong hanap buhay ni Joanne. Government employee. Wow, government employee. Ang tanong, nasaan po mga nawawalang bola ng volleyball tsaka net? Hindi naman nila hawak yun siguro, no? Ha? Saan napunta po yung ano po? Yung budget po na pang liga ng barangay, bakit walang liga nitong summer? Pang liga ng barangay. Nakahina po ulit. Hoy, bawal manggitan dito, te. Ay, sorry. Gusto mo kunin ka ang side witness? Ay, sorry. Bibigyan namin number mo. Pag kinuha ng gabi, ano, gusto mo ha? Ay, hindi po. Kasi parang may alam ka eh. May sinasabi ka. Gusto mo nga. Ako, Yorker. Ah, baka may nakikinig po. Siya po nagsabi niya. Gusto mo nga. Ibigyan namin number mo. Ha? Hindi, Papa Joe. Eh, bakit ka nagsasali ng mga taong ano? Nakilala mo sila. May kinalaman ka, no? Nadalas lang ako. Hindi, may kinalaman ka, no? Kung wala kang kinalaman, gawa mo ng paraan! Para magkaroon ng kinalaman? Grabe naman. Banggit ng banggit, loko. Marami na kayo binabaan sa mga ganyan. Oo nga po. Ay, nako. May love life ka, ate? Yun nga po yung tinawag ko. Wala dito! Kaya nga, wala! Gaano tapos ikaw magkakaroon dito? Love life? Sige. Ganun lang yun. Okay na. Sige. Asya, bakit ka ba napatawag? Anong meron sa love life? Medyo magulo. Medyo nakabahan ako, Papa Jack. Ano man damay po. Kung magulo po love life sa inyo, na lang huyan po. Ano ate, boyfriend? Asawa? Boyfriend. Ay. Matagal laging kayo? Matagal. Siguro mga ano po. 8 days. 8 hours. 8 years. Ah, 8 years. Eh, matagal nga. Alam mo, Chico, pag sumagot ang Pinoy, no? Bitin. 8. Matagal na kayo, mga magtutu. Mga 2 hours. Hindi kasi na-expect na alam nating years. Ano? Diba? Pero malay mo nga mga naman. Ano kang bathala? Alam na yung buhay ninyo. 8 years. Ayan, tagal ng 8 taon. Mm-hmm. Nga, no? Tapos ending, no? At yung nag-kiss kayo nun? Siyempre naman po. Nay! Ano pa? Naniniwala ba kayo sa kasabihan ni Chico? No. Conserve water, shower together? Nagkataon na ba na no nag-kiss kayo tapos naramdaman mo na dry yung lips niya, kinagat mo yung dry skin? Tapos ay, hinila hindi mo? Hindi. Walang ganong pagkakataon. Tataka-bibig niya!
bakit? Na-imagine ko eh. Diba? Napakain nyo na ba yun? Yung... Ang baboy mo, may senior citizen dito, pangalan Dina. Hello po. Diba kasi kinis mo siya, tapos naramdaman mo, oy, may dry, ano, dry lips. Tapos, so. Tapos tinry mo ngat-ngatin ang ngipin mo yung ganyang dry lips. Ba't mo alam itong mga to? Hindi ko, nakwento mo lang to eh. Ah, okay, thank you ah. Nakwento mo lang to, paano ko naman malalaman yun? Sus ko naman. Hindi kaya naghalikan ng ex mo? Ha, Chico? Huwag nga kayo magulo. Ba't ayaw sagot tanong ko? Eh, kasi si Joanne nga yung nagkakwento. Yung totoo nga. Basta! May dry skin ka bang kinagat niya? Yung totoo! Ibang skin. Extra skin. Ano ba? Ang kulit na ito. Matap yung longgan sa skinless. Si Joanne, ano, Joanne, pasensya ka na kay Papa Jack. Aba, okay lang po. Salamat, okay. Na kayo gali ko, ha? Madali. O, tapos? Kakahiwalay lang kasi namin. Siguro mga 1 week pa lang. Pero ang totoo, on and off, yung 8 years na yon, hindi talaga sa diretsong 8 years. Meron din, naghiwalay rin kami ng mga 6 months, tapos on and off. Ano naman usually ang dahilan ng pag ano nyo? Eh, yung lalaki nag-kicks yun, mga ibang dahilan nyo. Malay mo, iba. Malay mo siya naman yung ng ano? Ng boylet. Ayan. Game. Umpisan ko na ba, Papa Jack? Sige po. Tanong mo na si Chico kung gusto niya. Kinakabahan ako. Sige po. Tanong mo si Chico kung gusto na niya. Gusto ko na nga! Kasi nung 5 years pa lang namin, nakabuntis siya ng... Manok? Ng kasambahay. Katulong nila. Ayun, 5 years pa lang yun. And then, nalaman ko kasi yun, pasensya na papadya kasi medyo masakit pa sa akin kahit medyo matagal na. Nalaman ko yun. Si Chico, loko yung nag-react, hindi ako! Dadamay ako sa kalokohan ito. Ate, sige na. Apo, nalaman ko lang yung Papa Jack, yung, sa pagkakatanda ko, nagsabi sa akin yung uncle niya na tinitirahan niya. Ayun, tinawagan lang ako sa office, tapos tinanong nga ako kung alam ko ba daw. Oo, kung ganyan-ganyan. Tapos, nag-half day ako noon. Umuwi na ako agad. Pero hindi ko muna siya kinonfront. Tapos, usap-usap, tapos okay, ganyan. Umayag ako, okay lang, sige. Sabi niya kasi hindi naman daw niya mahal. Ganyan. Wala raw siyang, yung babae raw yung nagpakita ng motibo. Ano pa ba? Basta siguro paano lahat ng Chico? Dalitan. Ate pa, narinig paano pa pinapakita yung motibo pag kasambahay nun? Naglutong adobo, hugis, anes ka? yung nakausap ko yung uncle niya, kasi may incident kasi Papa Jack na hindi ko makakalimutan. Siguro mga 1 o'clock, 1 a.m. or 2 p.m. may nag-text sa akin na gamit yung number niya. Na parang inaaway ako. Tapos parang medyo may bad words doon. So ang ginawa ko, kinabukasan pa ako nakatawag kasi... Alakan load. Ano? Hindi, Papa Jack. Ano, iniisip ko kasi madalas siya mawala ng cellphone, baka nawala o merong humawak na kaibigan niya. Ganon. So kinabukasan ko na yon na ano, na sinubukan siyang tawagan. So nang tinawagan ko siya, sabi niya sa akin, may nanghiram nga raw na ano, na kaibigan niya na wrong, baka na wrong send lang daw sa akin. May pinantahan daw siyang party, ganyan-ganyan. So ayun. Tapos, pagkatapos ng incident na yon, siguro pagkalipas ng mga 1 to 2 weeks, naulit na naman siya. Ayun. Pero, yung tinext niya na sa akin, yun yung bagay na sikreto naming dalawa. Nung lalaki na to. Ano pong sikreto yun? So, Clue. Mapa ng kayamanan? Dito mapa ng kayamanan. Hukayin mo dito. Na buntis kasi ako ng Papa Jack. Bakit? Ano pong ginawa niya po? Laro silang jacks. Ayun. Kung nabuntis ka nun, ma'am, bakit hindi ka nanganak?
nakunan po ako. Okay. So, nalaman nyo ba? So, kumbaga, parang intimate details yun. So, dapat kayo lang nakakaalam. Opo, opo. Hmm. Kasi hindi rin naman namin siya nasabi sa booth na family. Kasi nga, parang naudot lang naman. Tsaka yung katulong na yon kasi parang bago pa lang. Wala pa siya noon nung nangyari doon. Hmm, ganun. Oo, so, kumbaga, yung bagay na yon, di ba? Parang nagulat ako, paano niya nalaman? Ayun. So, siyempre yung bagay na yon, Papa Jack, isa sa mga parte ng buhay ko na ikinakasama rin ng loob ko. Ayun, so nagkapatong na siya. Ayun, so patong. Para ma... Oo. Kaya nabuntis so, yung patulong. Patong na kasi. Hindi so, patong. Ano, Papa Jack, ang nangyari, nung nalaman nung tito niya na nabuntis yung katulong, pinalayas sila ron sa bahay. Kasama yung lalaki? Tapos, opo. Ah. Kasama yung lalaki tapos ang sabi kasi ng tito niya itubig niyo yung pagkakamaling ginawa niyo. Ayun. Pero Papa Jack, hindi niya ako tinanong kung okay lang ba sa akin. Ganyan. Kasi ang gusto ng tito niya magsama sila sa isang bahay na panagutan niya. Ayun. Okay. Masakit man sa kalooban ko, wala akong nagawa. Sa madaling salita, Papa Jack, nagsama sila sa isang bahay. Habang kayo? Opo. Anong relasyon daw nila? Ang sabi niya sa akin, nung panahon na yon, hinintay niya lang daw na makapagpanganak. Tapos, pero nakakapunta ka sa bahay? Ayoko. Ayoko. Baka hindi ko kayanin. Hindi ko makita sila ng ganong sitwasyon na magkasama na sa isang bahay. Ayun. Tsaka, Papa Jack, medyo napapagsalitaan na rin ako ng hindi maganda nung babae na text. Ay! Na as if parang sila na. Pero, ang totoo, ramdam ko na parang may iba na nga na nangyayari sa bahay na yon o na iba. Ayun. Kasi may sinabi siya sa akin plano, Papa Jack, bago sila magsama sa isang bahay. Nung nagkasama na sila sa isang bahay, nung nakapanganak na, parang napansin ko na parang iba na yung plano. Ayun. Hindi siya nagsasalita pero nararamdaman ko na parang yung plano namin, parang ako na lang ang nagpa-plano nun. Ayun. Pero naghintay pa rin ako para dun sa plano na yun. Ayun. Tapos, napajak yung anak niya ngayon, 3 years old na. Ayan. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Magkasama pa rin sila sa isang bahay. Parang nabaliktad na nga. Parang masakit man sabihin. Parang ako na yung kabit. Parang ako ibig na yung makikita. Ibig sabihin po, since 5 years na kayo ay may relasyon, yung matitirang 3 years sa 8 years na kayo ay may kabuang relasyon, ibig sabihin po, pagka-live-in sila. Oo. At hindi alam nung girl na nakikita kayo? Alam nung babae. Na anong alam nung babae? Anong alam nung babae ang relasyon ninyo? Alam nung babae, Papa Jack, na nauna ako sa kanya. Kasi nung bago pa sila paalisin dun sa bahay ng tito niya, kinausap siya ng uncle ng amo niya na alam mo ba na may yung girlfriend niyan si ganito. Hindi ate, okay, ganito. Okay, stop. Given yan. Di ba kasi tinaksa ka ng babae, di ba? Ang tinatanong ko ate, alam ba nung babae na yung susunod na 3 years after nung ikalimang taon ninyo na nabuntis siya, nagkita pa rin kayo ng lalaki?
Alam niya po. Alam niya. Anong alam niyang relasyon ninyo ng lalaki? Na patuloy pa rin yung relasyon namin as boyfriend and girlfriend. Okay, anong relasyon meron sila? Kasi 3 years nagsama, imposible hindi nagtatalik yan. Bakit? Ang sabi sa'yo, hindi? Ano po yun? Sabi ba sa'yo, hindi sila nagsisex? Ito pa nga, Papa Jack. Tanong, sagutin mo yung tanong ko. Sinabi ba sa'yo, wala nangyari sa kanila? Yung ba ang sabi sa'yo? Hindi, wala sagot. Kaya anong, siyempre nagtatanong ka sa kanya, magjowa kayo, you have sex together. Okay. Di ba? Nagtatanong ko kung ginagawa ba nila, tama? Tinatanong ko, Papa. What did he tell you? Hindi daw po. Naniniwala, nung nga nakikita sila sa uncle niya, di ba, nag-sex sila nung pa kaya nasa isang bahay sila? Opo, Papa Jack. Alam ka naman din, di ba? Sinabi ko lang. Ito na nga, Papa Jack eh. Yung karugtong noon, nalaman ko uli na karug pala. Nanganak na yung babae uli. Sa pangalawa. Okay, so nakadalawang anak na sila. Patatanganak lang, Papa Jack. Hindi ko na naman alam. Siyempre, hindi mo papaalam yan. Pag nagpaalam, mapayagan mo ba? Siyempre po, hindi. Oh, pero alam ko naman po yun. Pero siyempre, alam ko naman po na meron at meron talaga mangyayari dahil katulad nga po nang sinabi niyo na kung doon nga sa bahay eh. Tama! Diba? E di lalo na kapag solo nila. Mm-hmm. Alam ko naman po yung papajak, bukas naman yung isip ko doon. Mm-hmm. Ayun. So, nitong nagkaroon na po ng, di ba nga po, binigyan ko na siya ng chance. Mm-hmm. Nung una. Kahit na alam kong suntok sa buwan, kasi alam kong mayroong magbabago, panagsama na sa bahay, panagkaanak. Kasi marami na po akong kaibigan na may pamilya na. So, na-witness ko naman kung ano yung pagbabago na nangyayari sa nanay o doon sa tatay kapag nagkakaroon ng anak. So, ito pong pangalawa, ang totoo, Papa Jack, hindi niya sinabi sa akin. May iba pong taong nagsabi sa akin na nanganak na nga daw po. So, kinumpronta mo na siya? Po, ang nagsabi po sa akin yung uncle niya. So, anong sabi sa'yo? Anong paliwanag sa'yo? Sinabi niya po sa akin na kasi sinabi niya po sa akin na sinabi ko na nga sa'yo, Joanne, eh, di ba masasaktan ka lang. Dapat nung naghiwalay na sila, ay nung pinabukod na namin sila, humiwalay ka na rin sa kanya. Hindi, at tinatanong ko ate, anong paliwanag sa'yo nung lalaki? Nung ex ko po. Yeah. Ex na ba? Oho. Kakahiwalay lang namin mga 6 days. Okay. Pero paano niya pinaliwanag sa'yo to? Paano niya? Siyempre nangatwiran niya, di ba? May mga sinagot. Paano niya sinabi sa'yo yan? Oo. Papa Jack, tinatanggi niya. Hindi raw totoo yun. Tinisiraan lang daw sa na-uncle niya. Kasi, o nga po eh. Sabi, nga, ang sabi ko nga po sa kanya na, dito, kung hindi totoo yun, bakit gagawa ka ng kwento ng uncle mo ng ganyang bagay. Sabi ko, napakabigat niyan. Alam mo, napakasakit para sa akin yan, kung totoo man yan. Sinabi ko rin sa kanya na gusto ko maging hindi naman kita aagawin sa mga anak mo, mas gusto ko nga na magpakatatay ka sa kanila. Pero sana, ang hinihiling ko sa'yo, diba, dun sa 5 years, o sabihin natin 8 years, magsabi naman siya ng totoo sa akin. Siguro naman, deserve ko na. Diba, nung una nga, nung nakabuntis na, hindi sinatanggi niya. Mabot pa kapapadyak na, sinasabi niya na hindi siya ang tatay. Na kaya siya malandi na yung babae, mga ganun. Ay, malandi yun talaga yung babae, pero manyak din naman yung ano. Tama po. Which line daw? It's a tie. Sabi ko nga po, siguro naman itong pangalawa na to, deserve ko naman na siguro na sa'yo na mismo manggalin yung totoo. Hanggang, alam mo pa ba, Jack, hindi talaga siya umaamin. Hindi daw. Wala daw. Hanggang nung yung uncle niya, nag-send na sa akin ng ano, nag-email sa akin ng picture nung babae kasama yung bunsong anak. Ayun. Kawig ka. Tapos ang ginawa ko, hello? May lukso ng dugo daw ba?
Hello, Papa Jack. Tapos, Papa Jack, ang ginawa ko na sa teacher na yon, in-email ko rin sa kanya. Parang proof na, o ito, o in-email sa akin ng answer mo. Tapos yun, nagalit na siya. Hindi niya na ako kinakausap ngayon. Ayan, ang ginawa ko, nag-text na lang ako sa kanya. Eh, ayaw ko sana sa text. Gusto ko sana kahit paano makausap ko siya kahit phone. Wala okay, na. Okay, stop. Na... stop. Stop. Apo. 6 days ago, naghiwalay kayo. Mm-mm. Ano, he broke up with you? You broke up with him? Yung huling pag-uusap kasi namin, Papa Jack, sabi niya sa akin ganon, bakit daw ako naniniwala sa isa? Please answer my question. Doon na naputol. Okay. Hindi niya na ako pinakausap. Paano natin makasabi nag-break kayo? Baka naman kasi, di ba, yung kabuuan nga ng 5 taon, on and off kayo, paano pa kaya ngayon? Kasi Papa Jack, hindi niya pinapalampas yung araw. Ate, so, okay, let's not forget, ate, that this guy, he knows, di ba, natanga ka? Opo. Alam niya yan, given yan, tama? Aminado ka. Di ba, according nga sa history niyong dalawa, yung first 5 years, naghiwalay kayo ng 6 months, tama? So kung 6 days ago lang kayo na hindi nag-usap, how can we say na break kayo ngayong gabi? After nun, Papa Jack, nung 6 months na yon, dire-diretso na kami naging okay. Kung meron man kaming samaan. Okay, ate. Okay, wait. Liwanagin natin. Nag-break ba kayo 6 days ago o hindi lang kaya na pwede kang tumawag sa amin 3 years ago po? Nagkikinig ka sa mga estasyon kasi na walang ginawa kundi magpa-eyeball ng mga tao. Kagaguhan yan. Yung mga estasyon na nagpapa-eyeball na kipag-matchmake. Woo! Katarantaduhan yung show na yan. Diba? Ang kabubuhan. Umalma po. Iinis ako sa konsepto. Tumalpa. Diba? Kainis. Ito kasi si Ate Joan niya. What's your question? Papa Jack, ito kasi mahirap, diba? Inamin ko na nga na mahal na mahal ko siya at bobo ako. Aminado ko na. Kahit naman di mo aminin, Ate. Hindi yun madidinay. Ito yung pagsinungan na magwala kami ni Chico. Ayun, Papa Jack, sinabi ko na nga na mahal na mahal ko siya at bobo talaga ako. Ito nga, Papa Jack, ang problema kasi... Ang problema, utak mo taho. Yun na nga. Yun na naman pinaproblema ko. Baka umiral na naman yung kabubuhan ko. Ayun. Uli. Kasi, Papa Jack, baka sa susunod na araw, ayan na naman sa bumalik na naman. Baka hindi ko na naman mahindihan. Gusto ko lang makarinig ng... Siguro lang salita doon sa taong hindi ko naman close o hindi ko naman kakilala na payo. Kaya ako tumawag sa'yo. Ay, ate. Ibig sabihin, alam mo palang dapat gawin. Ala kami hasabihin sa'yo. Ayun. Gusto ko lang makarelate na salita doon sa taong payo, doon sa taong hindi ako kilala. Ay. Ate. Yun na, Papa Jack. Yun na yung kailangan ko from you. Ganito, ano? Kay Chico Loco. Okay. Stop. Totoo yun, kung gusto mo nang masasakit ng salita, pwede kong gawin. Ngayon na okay ka ba? Okay na sa akin. Ganito, ano? Chico! Chico! Pala, imagine mo kung gano'n ka-stupid tong taong to, no? Yun lang naman pala. Imagine mo, alam niya ang dapat niya marinig ba? Pero gusto lang niya may specific na tao magsabi sa kanya. At ibig sabihin, alam mo ang dapat mangyari. Let's not be stupid on this one. Let's not pretend that you don't know what you need to do. Let's not pretend, ate, na hindi mo alam that's been so painful sa iyo in the past 3 years. Stop pretending. Stop asking and requiring yourself, ate, na dapat may marinig ka pa sa akin bago ka magbago. Stop doing okay. All this nonsense. Alright? Okay. Diba na, tumawag po para may makarinig. Ano ba? Alam mo, Chico, kung sa masakit to, mm-hmm. Yung katangahan niya naging way of life. Natanggap na. Minsan yun yung naging sistema mo na eh, no? Na, okay, kasi tanga ako eh. Sige na nga. Ito na ako, tanga na ako. Panindigan ko na lang. Mo ang hirap lang, ano? 'Di ba? Alam mo na isip ko, paano kung hindi ka pala nakatawag? Ate, pwede ba resign ka sa ano? Trabaho mo ngayon? Mahirap, may empleyado ng gobyerno bobo eh. Ah, kaya 'di ba? Tax namin ang ano, ang ginagamit sa operation tas bobo ka. Dadaming tax namin diyan, te. Kakabayad ko lang BIR. Big sabihin, Ate John, kung hindi ka pa nakatawag, wala pang pagsisimula sa sarili mo na magsige na nga, magbago na nga ako. Tanggapin. Ang hirap naman nun, ano? Yung itong 6 days na doon, nagmumuni-muni naman na ako.
Ate, wait lang. Let's stop all this ano symbolisms and nonsense na pinag-aano. 6 days na gano. 3 years ka nang kabet, ate. Anong 6 days na pinag-aano mo diyan? Anong magagawa ng 6 days na 'yan sa tatlong taon sinanay mo ang sarili mo na ikaw ay isang sausawan na lalaking to? Alam mo ba ang sausawan? Papaliwanag ko sa gusto mo. Alam ko po 'yun. Ang sausawan, ate, pwede kang kumain ng main course mo ng may sausawan o wala. Hindi ka hindi ka mapipigilan kumain ng walang sausawan. Ang sausawan meron o wala, tutuloy ang pagkain. Ikaw, ate, sausawan ka lang niya, tutuloy ang buhay niya nang wala ka o meron diyan. Eh paano papayag ka? O di masarap may sausawan, spicy 'yan eh. Baka ganyan kaka-cheat di kaya. Pero naniniwala ka. So, ikaw bobo ka. Oo, papa diyan. Oo. Tama? Tama. Oh, para masakit na. Di ako matalinong tao, mga kaibigan, pero rangka lang po. Chico, ikaw, agree, bobo to? Gusto mo bang maniwala ko, ate? Okay lang sa akin. Alam mo, oo, alam mo, gusto ko lang isipin na ano eh, na emotionally bothered ka lang talaga dahil, di ba, hindi naman talaga madali yung pinag ano yung ina-experience mo, kaya lang. Ang tagal na niyan eh. Sabi wow, ni Papa Jack, Chico, ha? What a way to put it na into words, ha? Emotionally bothered. Hindi, bobo lang. Ito, iniisipan ko na nga. Kasi mamaya, Chico, mamaya hindi magbubo niya, sabihin niya. Iniisipan ko na. Sasabihin niya, okay lang eh, bothered lang pala emotionally. Iniisipan ko na nga less harsh. Diba? Minsan kasi, yun nga yung mahirap, ano? Yung mahirap na pagtanggap na, opo, inaamin ko po na bobo ko na ganito, ganyan. Oh, and you'll stop from there? Sana hindi. Sana bukod doon sa pagtanggap na ganito ka, may katangahan ka dyan sa pag-ibig, sana may ginagawa ka rin para umalis naman dyan. Kasi, meron naman. Mauurit lang yan. Tignan mo yung kwento mo, Ate Joanne. Natatakot po kasi ako one of these days pagka andyan na naman siya, hindi ko na naman mapipigilan ng sarili ko. Then it's your choice. Diba? Okay. Oh, edi. Sometimes, Chico, mostly kasi, we tend not to solve a certain problem because we keep on asking the wrong questions. Mm-hmm. And so far, she's been asking the wrong question. Alam mo, Chico, minsan, ito teorya ko to, Chico. Ah. Mm. Pag may babae nagtitiis sa isang sitwasyon na most of the girls na makakarinig yan ay dapat matagal nang umalis sa relasyon na yan. Mm-hmm. There's one big reason. Very big factor. Mm-hmm. They are sexually so much compatible to each other. Mm-hmm. Oh. Ooh. Oh, so Brian. Tanong mo sa kanya. Tanong mo. Ate, makisagot. Naku, may dumama yan! Motor, motor. Pag motor ang kailangan, dito ka. Ayaw mo recho. Sabi ko na lang ba? Kakainis. Ate, narinig mo yun? Oo, Papa Jack, narinig ko. Sige nga, pakisagot nga yun. Yung 5 years po, oo. Yung 3 years po, wala. Ano po ulit? Yung 5 years po, meron, oo. May nangyayari, pero yung 3 years, wala. So, are you expecting for me to believe you now? Ikaw po bahala, Papa Jack. Don't be sarcastic pero on me. Pero yun po yung totoo. Pwede ba? Pwede ba, ate? Totoo yan, Papa Jack. No, kasi, no, it's not true! No, it's not true! If you were successful trying to make yourself believe in your stupidity, stupidities pala, huwag mo kong idamay sa kagaguhan mo! When you have sex with someone and you're still with that person, you do not want to stop doing it! Ginagago mo ako? Ilan taong ka na? 25 years old ka na? Mm-mm. Nabi ko lang. Kailan birthday mo? Papa Jack, i-explain ko lang. Ate, you don't have to explain. You don't have to explain anything. You don't have to explain anything. There is a certain connection between you and this guy. Kasi ate, kung hindi ka na sa sex nyo na lalaking yan, why would he keep you around? Diba? Kasi kung pagmamahal lang ang meron siya sa'yo at tumuli ang relasyon ninyo after 5 taon na yun, ate,
Eh di iniwan niya yun para sa'yo. Mahal ka eh. Eh mahal ka ba? Hindi. Pinagago mo ako dito? You do not do that to me. If you do that, I will buy you. Ay, ano, a cup of coffee later, ha? Later. Pusang gala. Naglulukom mo kami. Pati sarili mo, pinagpapaniwala mo sarili mo kasinungalingan. Kasi, Papa Jack, yung 3 years, hindi na siya rito sa province na kasi siya nakatira. O, diba? Nandito ako sa Makati. Gusto mo sabihin sa gusto mo sabihin sa akin, kaya, hindi kayo nagkita ng sa loob na nakalipas na 3 taon? Hindi. Hindi kayo nagkita pero nakikipagrelasyon ka sa kanya? Ang ibig mong sabihin sa akin, ganun kakabobo atin na pag tinetext kanya tumutuloy ang relasyon? Totoo, Papa Jack. Na come on. 3 taon? And you need us to tell you that and you need Papa Jack and Chico Loco to tell you that you need to move on? So what did you have in the past 3 years, ate? Being with him, imaginary boyfriend? Papa Jack, kasi OFW po siya. So, ayun po. How many times, ate, did he visit the country? Yung unang lipad niya po kasi yon. So, 3 years po yon. So, 3 years ko po siya hindi nakita. Pero, nung nakaraan, parang umuwi po siya. Parang umuwi? Parang umuwi? Opo, beses lang. Kalahati ng katawan ang umuwi? Isang beses lang. Kasi may emergency sa kanila noon. So, nagtagal lang siya rito ng... parang piniyagan lang siya ng amo niya doon. Pinuntahan ka niya, hindi? 2 weeks. Pinuntahan ka niya, hindi? Ano yun? Nagkita kayo, hindi? Hindi. Okay. Kailan yun, ate? Kailan yung ano yun, Papa Jack? Kailan siya umuwi ng Pilipinas? 2011. Okay. Ilan taon na yung bunso niya? Ilan taon na yung bunso niya? Yung bunso niya 1 year mahigit or mag-1 year pa lang. Ibig sabihin ate, kung sa nakalipas sa 3 years, hindi kayo nagkikita, bakit kayo magka-relasyon ngayon? Nagutin mo yung tanong ko, ate. Kasi dapat given ito. 3 years, ate, ha? 3 years, unang-una, the first factor is, may nabuntis. Pangalawa, hindi ikaw ang first woman sa buhay niya. Pangatlo, hindi kayo nagkikita. Pang-apat, ate. Pang-apat, ate, hindi siya pang-araw-araw na bahagi ng buhay mo at niloko ka niya. And that's how irresistible the guy is to you? Siguro, Papa Jack, dahil hindi ko maitapon yung 5 years na yun. Kasi... So, anong gusto mo, ate? Another 2 years para kuya? Ano, para matay? 5 taong tanga ka? 5 taong kayo? Then what's keeping you around him? Siguro, Papa Jack, umaasa pa rin ako na magbabago. Meron magbabago. O meron magbabalik pa rin ng dati. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Nabigay ko na gusto mo, ha? Tama na, pagod na ako. Hindi pa yun ang gusto niya. Hindi niyo na-realize ko, di ba? Binigay ko lang naman yung gusto. Oo nga, ang bait mong tao. I'm so proud of Bigay you. Bigay-ilig ako eh. I'm so proud of you. Puray tam na eh. Di ba? So, pag, alam mo ba, Ate Joan, pag nakikinig ako, pag pinakikinig ko yung kwento mo, kung ikaw upload ko ito, ang lahat ng ito ay dahil sa... Text. Ay dahil dun sa katangahang nasa sayo na tinatanggap mo na lang. Ano? At habang tinatanggap mo yan, paulit-ulit lang naman din yung magmamanifest. Hindi ba? So, walang ano yan, walang tigil yan. Hanggat tinatanggap mo, hanggat isinasabuhay mo yung katangahan na yan. Sabi naman nila, wala naman daw gamot sa katangahan kundi sariling pagkukusa. Eh. Hindi ba? So, hindi ko alam. Actually, hindi namin alam kung hanggang kailan ka magpapakaganyan. Ano? Kasi, alam mo, totoo niyan, habang patuloy yung kwento mo, mas lalo siyang nakaka-bad trip lang. Biruin mo, ha?
Ang tagal mong umasa. Alam mo, bilib na ako sa iyo ngayon. Oo. Tatlong taon. At sa loob ng tatlong taon na mahigit pa, meron kang pag-asa na sana magbabago. Meron naman nagbabago eh. Ano nga ba yung nagbabago? Mm. Yun, mas lalo sila nagkakaigihan. Nagkaroon nga sila na anak pa eh. Diba? Mm. So pag tumagal pa yan, let's say, sabihin, dagdag mo pa ng dalawang taon yung pag-asa mo na magbabago. May magbabago, magiging lima yung anak nila. Dalawang taon, lima? Malay mo mabilis! Braga, ano yan? Braga? Rabbit! Guinea pig! Diba yung mga ganun? Nagkalaga kaming hamster, meron kaming hamster. Ang bilis-bilis. Parang parang nung last week lang. Diba? Ganun, diba? So, hindi ko alam. At isang bagay lang naman na, ano mo, kung ako yan, kung ikaw, ako halimbawa yung tumawag, tapos baka kausap ko kami, ang gulo ko, diba? Chico! Ano, may dumaan na naman. Chico, may barbecue ako dito. Ayoko ng barbecue kasi pag nakikita ko yung barbecue, nasa huli yung taba. Hindi, ang point ko, buti pa yung barbecue may laman. Itong ugutak nito, ala. Oo nga. Hindi kasi pag barbecue, naalala ko eh. May kukumpara daw ang programa natin. Ang programa daw ng Yes FM. Parang barbecue, nasa huli daw yung taba. Nakakainis. Diba? So, gagawin natin dito. At sabi nga ni Papa Jack, binigay niya na yung gusto mo. And I think you had enough. So, kulang pa ba? Kulang pa ba yon? Ano ba? Anong bansa siya ngayon? Sa Qatar. Qatarman? Qatarman? Qatar. Sabi siya. Qatar. Oh, di ba? Oo. Ay, di lalo ka palang tanga, ano? Kasi hindi mo nagkikita, pero mag-aasa ka. Oo. Ayun nga, papatsak eh. Na, nabuhang na ako dyan sa kaka-antay siguro, no? 3 years. Ano? Grabe ka naman umasa. Oo nga eh. Ang dami nga rin nabibilib sa akin na kaibigan. Wow, proud! Baka sabihin ka kitang sampagita. Garland ka lang, Garland. Everlasting. Diba? Ang galing-galing mo. No, nakaka-believe nga yun. Nakaka-believe. Believe kasi. Diba? Do you believe in love, 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 love? So, ilang taon pa ate? Anong, sige nga, may kota ka ba? Ilang taon pa ba na kailangan, ano? Kailangan na aasa ka? Ngayon nga, Chico, kaya ako tumawag. Ayun nga, alam mo na. Kasi nga, unti-unti ko na nga sang na, ano ba, simula nun nagkaroon ng pangalawang anak. Siguro doon na, basag na basag na yung ulo ko. Nabasag na yung helmet ko. Kaya yung ulo ko na yung nakatapag. Sabi nga ni Papa Jack. Kasi pangalawang anak na. Tama, alam mo, sabi nga ni Papa Jack, at sabi nung tito, di ba, yung tsuhi nung ex mo, tama nga naman. Dapat nga simula pa lang nung nagsama sila, doon mo na sinimulan yan, ano? Mm-mm. So, tignan mo ka ngayon, oh. Di ba? So, sayang yung 3 years, or mahigit pa, na sabi nga, pinalaya mo na yung dapat yung sarili mo. Sana sana kung noon pa lang ginawa mo yan, ngayon siguro ang kwento mo masaya na siguro sa piling ng iba, di ba? So ewan ko lang sa piling mo. Nadarama ang tunay. May kulot. Naman ako sa'yo. Katabi ko sa'yo. So try mo na ate. Wag mo na pala i-try, subukan mo. Gagawin mo na pala. Gagawin ko na. Kasi diba, parang ano na lang ang, kung ikaw yung isang pera, ano na lang ang value mo? Ano na lang? Nagsimula na ako kahapon lang. Ate! Oo. Wait lang, gano'ng katagal na siya nasa ano, Qatar ngayon? Ang sabi, ano, 2 years. 2 years. Kasi parang bagong ano yun, contract. 2 years? 2 years, oo. Kailan siya umalis ng Pilipinas? Alam ba? 2 months ago? Hindi ka nakita? 2 months ago? Hindi. Hindi ka nakita? Hindi. So, hindi ibig sabihin natin, nung time na nasa Pilipinas siya, shut up! Kung 6 days ago lang, nanalawan mo meron siyang anak na pangalawa, 2 months ago na nandito sa Pilipinas, yung lalaking yan, hindi mo pa alam na yung pangalawang anak na.
Hindi. At hindi kayo nagkita? Hindi ko alam. Hindi. At sabi mo kanina yung dahilan kung bakit ka hindi na kayo magkita? Dahil dun sa unang anak niya at saka pangalawang anak niya. Pero hindi mo pa alam yan 2 months ago? Hindi pa. O, paano mo hindi nagawa hindi makipagkita ate kung hindi mo alam yun? Yan, niloloko mo kami. Ay, sadali lang, Papa Jack. Hindi, ate, niloloko mo kami. This is your story and you're confused with your own story. Pagkwento mo, kahit iligaw kita, kwento mo, alam mo yan! Oo. Hindi, Papa Jack, pasensya na kasi naka-wireless ako, so medyo na... Huwag mo magbintangan ang nanay mo! At huwag mo magbintangan ang telepono ninyo! Hello? Hello? Chico, hello daw. Oy, oy. Hello, Papa Jack. Tara, makita tayo. Ha? Oo. Yung okay. Nagkaroon po talaga siya ng unang anak, hindi po. Tapos sabi, diba tinanong niya nga po ako kung umuwi siya rito, nung last quarter ng 2011 o first quarter ng 2012 kung inalok niya ba ako ng mga pagkita. Diba sabi ko, hindi nga po. Kasi may anak na naman siya. Na pangalawa na naman. So yung pagkakataon na sana na siguro baka pumayag ako kung wala pa yung pangalawang anak. Kaso, ayun po. Alam mo, Jo, anong totoo niya? Ang totoo niya, hindi ko lang talaga naiintindihan kung ano namang connection ng dahilan mo. Kasi diba, regardless of the reason, kung bakit hindi ka nakipagkita sa kanya, hindi ko lang din talaga naiintindihan. Sa loob ng mahabang panahon, nag-antay ka. Hindi ba? Merong kang masidhing kagustuhan. Yun yung word is Tagalog. Masidhing pangungulila sa taong ito. At nalaman mo na dumating. At tapos sasabihin mo sa aming, ayaw mo makipagkita just because of this reason. Dahil, nalaman ko kasi may anak na siya. Di ba? Di ba? Parang, okay, it cancels yung statement mo na, eh, kasi mahal ko siya. Di ba? At gusto ko siya makita. So, di ba? Okay. Chico, kasi sinabi ko sa kanya, yung una kasi na nagkaroon siya ng anak, sinabi ko kasi sa kanya na ayusin niya muna yung dapat niyang ayusin. Okay lang, sige, okay. Na kami pa rin. Pero ayusin niya muna yung gusto niyang ayusin. Kasi given na nga na nakabit ako, tapos bababa ko pa yung sarili ko lalo na makikipagkita. So had it been ate wala siyang naging, had it been walang pangalawang anak at dumating siya, makikipagkita ka pala. Baka. Oo, totoo yan. Okay, makikipagkita ka. Matulog po ba? Ate, 3 years ago pala, Chico. Okay. Meron siyang jowa. 3 years ago, 5 years na sila. Okay. Ate, wait lang, kwento mo ha. Apa. Okay. Nakabuntis itong jowa niya ng kasambahay. Kasambahay. Ang pangyayon ng kamag-anak na lalaki, i-live-in mo na yan. Ang atawanan mo. Lumipat sila ng probinsya, tama? Nag-live-in sila. Pero nanatili kang kabit. Kasi sabi niya sa iyo, ate, papangatawanan lang niya yun, tapos pabalikan kanya, tama? Alright? After 1 year, more than a year na nasa abroad ng lalaking to, umuwi ng Pilipinas. Umuwi. Tama, mali? Tama yung timeline ko, diba? Umuwi dito kasi may emergency. Tama? May emergency. Tandaan mo, ate, ha? Girlfriend ka. Itong lalaking ito, ate, nawala sa iyo ng isang, diba, isang iglap, ate, dahil nakabuntis ng iba. Now, he's visiting the country, ate, at may pagkakataon ka makita. And then, you are going to tell us, nung time na yun, may bagabag po sa kalooban ko. Wow, very timely, ha? It's very convenient sa iyo na sabihin sa iyo may bagabag, hindi ka nakapagkita. And you're lying. He went back to Qatar, ate, shut up. He went back to Qatar, diba, went back home here, 2 to 3 months ago, tama? Tama. Okay. At 6 days mo lang nalaman na may anak siyang pangalawa. Tama. Tama? So 2 to 3 months ago na nasa Pilipinas siya, hindi mo pa alam na meron na siyang anak na pangalawa. Hindi. But you remain to be a girlfriend sa kanya, tama? Kahit malayo, tama? Tama. At hindi ka nakipagkita? Hindi. Okay. So ibig sabihin, Chico, wala yung issue ng pangalawang baby doon sa dalawang pag-uwi niya ng Pilipinas. At so hindi yun yung rason. O, di ginagago mo kami. You tell us a story, ate. We listen very carefully. I can draw the timeline for you. This is your story and you are not familiar with it. May pinaprotektahan ka kasi. Magsabi ka kasing totoo. Tanga ka na, sinungaling ka pa.
Papa Jack, yun nga yun, na... Mag-resign ka na sa trabaho mo, ate! Mag-resign ka na! 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 Kasi yung pinapasweldo sa tax namin yan! Ano ulit ang dahilan? Ba't di kinapagkita? Yung sa una niyang uwi na may emergency. Okay na yan, ate. Sige, may bagabag ka mo. May bagabag ka, di ba? Oo, totoo yan. Yung pangalawa, ay, ate. Yung pangalawa ba? Bakit di ka nabagita? Kasi nga, yung... Sa pangalawang anak. Eh, wala pa nga yan. Bili! Sige na! Yung ba yung tinanggit ko, Papa Jack? Pasensya na. Kasi hindi. Hindi ako nakapagkita sa kanya. Okay. O, sige. Okay, ate. Granting, ate, na hindi kayo nagkita. Kunyari, tanga ako. Ako na lang, chico. Kunyari, wow, talaga, hindi ka nakipagkita. Tama? Why would you stay with someone as a partner to someone? Alright? Bakit mo gagawin, di ba, maging partner sa isang tao na, ate, pumayag maging kabit, magpakatanga, and not be with him whenever you get the chance? Can you tell me, ate, what is the point? The point is, there is no point! So, ginagago mo kami, hindi ka nakapagkita 2 months ago? Totoo yan, Papa Jack. So, bakit nga? Kung ayaw pala makipagkita sa kanya, bakit ka tumawag dito na para alakin ang problema mo, okay lang pala sa'yo na hindi ka nakikita? Eh, di, andali pala mag-move on, hindi inaartihan mo kami. Kasi kaya mo hindi makipagkita eh. Hindi ibig sabihin, kaya mo makipag-break sa kanya, hindi naman siya bahagi ng araw-araw mo eh. Kasi nga nakita nga kasi kayo! Saan nakita? Hindi talaga, Papa Jack. So bakit ka nga hindi nakipagkita, ate? Kung kaya mo pala na hindi makipagkita sa kanya when you get the chance, bakit ka pa tumawag para magtanong kung paano mag-move on? Eh kaya mo pala tumanggi wag magkita nang wala naman dahilan! Bakit nga? Anay mo? Diba tanga eh, diba? Huwag mo nang tawagan, Penda. Ayaw kong kausap ang sinungaling. Si bakit sa pwesto yan? Diba, no? Sayang yung pinapasahod yan, Chico! Tax natin yan! Nakakatakot. Nakakatakot kung ganito ang mga government. Nagbabayad ako ng tax na maayos yung pinapasweldo, bobo! Pusang gala. Ayun ako pa, Chico. I-imagine yung timeline eh. Paano nagmamalinis? Ang gusto lang aminin yung pagiging takay, yung pagiging malandi, hindi. Diba? Para ano naman magagawa ng pag-amin? Diba, Chico? Diba? Ang sinabi niya kanina, ang una, di ko, kasi nakikinig. Ang rason ay... Ang unang uwi, diba, 2011 and 12, Pasko ng 2011 yan eh. Mm. Pasko, diba? Kasi last quarter ng... Last quarter, sabi nga niya, oh. Hanggang mag-2012, sabi nagdaan ng Pasko na sa Pilipinas. Kung di sila nakita, diba? Kasi parang ano sabi niya, may bagabag siya. May bagabag. O kanyari, tanga tayo, naniwala tayo doon. Okay, nagbalik na, diba? Kasi kung papayag ka maging kabit, diba, you will all get... Kasi kabit ka eh, yun lang ang pwede mong panghawakan eh. Diba, yung kahit pa paano visible sa buhay mong tao. O, magbalik ng Qatar, umuwi. Kasi ang sabi niya kanina, meron kasing anak. Oh, doon sa pangalawa nalaman niya. Diba? Eh. Tapos Chico, umusog yung ano, yung pagkakaroon ng anak, pangalawang uwi. 'Di ba? Tapos 6 days ago. Tinanong ko Chico kung ilang taon na yung bata? 1 year mahigit. Kung 1 year mahigit, Chico, ibig sabihin malabong buntis yun noong unang uwi. Mm-mm. Dahil nung time na yun, malamang doon na buntis yun. Umuwi. Mm. At kung 1 year mahigit, ibig sabihin ngayong uwi niya na ito, yung bata, 1 year mahigit na. Tama? Mm. At hindi niya alam yon. Nalaman niya 6 days ago. Eh, 2 months na nakabalik yung balaki sa abroad eh. Eh, yun nga yung dahilan niya kung bakit di nakipagkita. So... Diba? Hindi na nakayanan niya. Hindi nyo nakakayanan. Ay, naka. Balak nyo mga edges, huwag kami tawagan nyo po. Yun, nagpapamatchmake po sa kabilang stasyon. Doon, kahit bulahan, yung lalaki doon, feeling pagwapo pag tumatawag eh. Nanging kalandi ang babae. Doon, kahit tumawag doon, magdaging magsisungaling doon.
Pwede niyo sabihin, pormahan ko po, ganito po ako. Elvis Presley po dating ko, ganun. Tawagan niyo yun, dali. Yan ang tawagan niyo, yun, ganun, yung ganun, bobong usapan. Pero nakakatakot lang si ate talaga. Oo nga. Ate, mag-resign ka. Panawagan ko na to, mag-resign ka na oh. I am harsh, Chico, to people, di ba? Nahingi na, kasi Chico, ano bang bitbit natin dalawa? Honest opinion. Hindi laging tama, pero honest kami sa opinion namin. Tapos ikaw sinungaling sa amin. Si ate. Hindi ko lang din talaga mag-it sabihin, okay. Diba? Yun na lang eh. Kahit naman siguro sino. Longing ka dun sa tao na yun, ang tagal-tagal. Siguro naman gusto mo talaga makipagkita, di ba? Kahit magkita naman, lang, kahit magkita lang, that, magkausap that, lang. Eh, yun yung ano, Chico eh. Diyan nagmamaterialize yung ginawa mo katanghan eh. Pag nagkita ka, at least andyan pa sa visible. Di ba? Tatlong taon, Chico. Hindi ko magagets yung hindi mo makayanang andyan na siya, magkakataon na, tapos hindi pa rin. Ano? Tapos, hindi ko lang makuha yung idea na pero gusto mo pa rin na kayo, di ba? Okay. Di ba, gusto mo kayo, pero ayaw mo lang na nagkikita. So, exactly. Ano ba? Let's put into perspective ang 3 years. 3 Christmases, 3 birthdays, 3 mahal na araw, 3 piyesta. 3 Pasko, 3 bagong taon. Di ba? Sobra-sobra nga. Hindi yung pala kayo nagkita. Bakit ka nandiyan sa relasyon na yan? Ah, baka may taglay ka lang. Natural na katangahan. May some. May sometimes. Nagkita sila niyan. Yeah. Ipupusta ko isang patatas ko dito. Nagkita sila niya. May pinoprotektahan siya sa kwento niya. Eh, di ba sabi niya, hindi pa kami nagkita, tumigil ako, di ba? Kasi parang feeling ko, napahiya ako, ha? Kwentahin nga natin. Timeline. Ah, mali-mali. Nag-iimbento ng kwento. Well, sa bagay, Chico, kung gusto lang niya pala makarinig ng something, narinig naman niya. Hindi nga niya nakaya. Hindi nga niya nakaya na binabahan. Hindi niya nakayara kasi hindi niya na kailangang kung ganyan ang tao, Chico, pakakausap ko niya kay Peter. Sino? Peter? Peter Paul? Hindi si Peter Paul, yung kaibigan kong ano, silver ang isang ipin. Ay, may mga ganun nga, no? May kinala kong Peter Silver may, isang may ipin. May silver yung isa. Alam mo na, amaze ako sa ganyan. Sa Katsalon, Makati. Amaze ako sa ganyan, may silver. Pwedeng electric conductor. Bakit nga ba may silver? Na-amaze ako pag gano'n napapatitig talaga ako. Ang Tagalog ng silver ay? Pilak. Pilak. Ginto, pilak. Ginto, pilak. Ang diamond ay? Diamante. 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 Diba, ginto, pilak, diamante. Ano ang ruby? Batong pula. Hindi ko alam eh. Ang ruby pula ay yan, diba? Opera sa ABS-CBN. Ang ruby ay... Na yun ba yung ano, yung lips lang yung may kulay? Hindi ba yun? Oo, yung ruby. Yung black and white lahat, yung lips lang yung red. Hello po sa mga tao naglalaro ng tanga-tangahan. No, hindi dahil libre magtanga-tangahan na araw-arawin natin, ha? At patatagalin natin ng maraming taon. Sus! So, paano pag end of the world na bukas? Mata- edi namatay kang tanga. Ang hirap naman nun. Hey, nako, retam na na eh. Huwag pong ganun. Tarupam. Tarupam na mo. Ano ba yun? Paano ba sabihin yun? Tarupam, yun lang yun. Yun lang, ano ba yun? Ano, may na mo? Kasi na, tapos ikaw mo. Sorry naman, iba lang yun to. Nakaw talaga. Alam na akong gustong sabihin. Gigil na gigil ako, Chico, kasi kinento ko yung timeline eh. Inalaw ko tayo eh. Muntik na akong maniwala talaga. Muntik na. Sayang. Ay, naku si ate. Eh, yan lagi ang ano ko. Talent ko mag-timeline eh. Eh, hindi niya nakakayanan. Eh, talent niya mag... Talent niya yan. Gagawin natin, no? Basta ang hirap lang, yun lang eh, no? Ang hirap lang paniwalaan na hindi ka talaga nakipagkita lang. Ayaw mo lang dahil... Sabi ko nga, regardless of the reason, kahit ano pa man yun, hindi ka may pagkita.
Di ba, kung kaya mo pala hindi makipagkita, kung may pagkakataon ka, bakit nagtatanong ka pa na para mahirap ang move on? Eh, kaya mo pala tumanggi. Eh, di ang dali pala. Tama ba? Dapat wala lang, ano? Eh, boplax eh. Eh, ayaw. Di ba gusto niya ng harsh? yun yung gusto niya. Yun sabi niya. Yun ang diba? Ano niya. Yun ang opening spiel niya. Okay. Diba? Sige. Yung gaya nyo, ano po, yung pagtumawag po sa sasyon ng radyo, pwede magsinungaling kasi nagpapakyut, gano'n. Kasi nag-eyeball. Yung matchmake sa radyo na yan. Ay! Kasi, nag-aalala ako niyan, Chico, marami ng batang babae na wala kasi umeyeball ng... Tapos pinopromote pusa. Maraming, ano, maraming hindi nalalagay sa maganda sa mga ganyan, diba? Parang hindi ba naman natin alam. Hindi ko... Hindi ko talaga naiintindihan si ate. Kawawa naman siya. May nag-tweet. Pero nakakangamba at nasa gobyerno siya. Ayoko ng ganyan. Hindi ko... Tapos kapag nagpunta ka sa window nila, masungit. Oh, ay! Ako! Pwede ba? Huwag mga ganyan. Nakaw, nakaw! Huwag sana mag-end of the world bukas. Natanga pa siya. Dalangin ko yan. Ang hirap eh, no? Tsaka, minsan may mga ganyan tao po, tanggap ko na pong, tanga na po ako, bobo na po ako. Ano ba yan? Tinanggap mo lang. Gawin mo na ang paraan. Pagka maniwala na pag maiksi ang kumot, maluktot, diba? Mali ang kasabihan na yan. Pag maiksi ang kumot, mag-ipon na pambili ng bago. Kasi pag mamaluktot ka lang, eh di parang pinanggap mong tamad ka. Wala ka palang kayang gawin para pambili ng bagong kumot. Maraming makasabihan, Chico, na ano eh, na pinalakit na sa kanyang kasabihan na hindi naman talaga nakakatulong. Pag maiksi ang kumot, huwag mag-electric pan. Di ba? Hey, anong connection? Lalamigin ka kasi. Di ba? Tsaka hindi ako apektado niya, hindi ako nagkukumot talaga, no? Excuse me. Pag kinukumutan ako, nilulukot ko, tapos tinatapon ko yung kumot. Ako ang kinakain ko, wala ka sa akin. Wala ka sa lolo ko, gano'n. Hey, may agenda tayo, ha? Natutuloy ba dyan na, na ano ba natin yan? Nag-goal ba natin yan? Agenda tayo. Ang agenda, parang hindi naman eh. Ang isa sa agenda na meron tayo ay matapos maaga ngayon. Opo, ang umuwi mo na maaga dahil bukas po, ano po, isang malupitan po bukas. Eh, kasi nga maglilipat ako ng bahay bukas nga. Ah, talaga ba? Hindi ko alam. Oo nga, dapat kanina nga maglilipat ako ng bahay, kaya lang nagising ako alas 5 na ng hapon. Ayun nga. Di ba kahapon kasi 48-50 hours akong gising? At gusto ko talagang malaman kung maaga talaga. Pwede bang sa panghapon? Hapon ako darating. Chico, ang maging sponsor pala ng game natin bukas ay Cherry Mobile, yung cellphone na ba yung... Uy! Uy, maganda yung game natin. Sabi ni Ma'am, ano, I mean, Poch. Kaya ang ibig sabihin niya, oh, Chico... Oh ha? So, ano ko ha? Bahala ka, di hapon din ako darating. Hingi tayo ng cellphone sa Cherry bukas. Oo nga. Kasi nga, may nangyari nga sa cellphone ko, Cherry Mobile, na-miss ko na nga eh. Oh, alam ko yung nangyari. May nangyari nga, nalaglag ko. Eh, ayaw ko namang ano, Chico, ibang phone ang gamit ko ngayon, nangarap ako ng ibang phone. So, dapat yung pa rin? Oh. At saka... Ay, honestly, Chico, in-endorse ko, ginagamit ko yan. Dapat, kung ngayon mga picture mo, may mga picture pa nga. Diba, ano, diba, gumamit ako ng ano, ng... Binigyan ako ng motor ng ano, ng motor trade. Pumapasok ko naka-motor lately. Gamit mo nga kahapon, nakita ko nga. Oh, diba? Yung ang cream top, Chico, sobrang mahal na mahal ko. Pini-finger foods ko nga eh. Walang kape, walang tubig. Ganun ka mahal. Mapakatawanan mo. Magtinga na yan sa'yo. Okay. Ano yun? It's cream top. Ano yun ako dyan? Ay, nako. Kaya tayo ng kantay, nakaka-cool. Para ano? Alam ko na nakaka-cool. Ano? Cool ka lang. Uy, nasa playlist yan. Bulbul ang traffic. Hirap ka pa ng jeep. Hoy, meron nga talaga 'yon. O nga, mag-play naman tayo noon, no. Teka lang, hanapin ko 'yung mga ganun. Sagot mo ako dito, ha. Oh, tignan mo, ah. Tawagin mo si Boss, tanong mo kung playable 'yan. Siguro naman hindi ano 'yan, hindi 'yan. Sagutin. Ano ba, kakakita ko lang noon sa tawagan mo. Eh. Gusto ko tawagan mo. Tawagan mo, tanong mo kung playable 'yan. Tatawagan ko talaga. Sige, tonton, tawagan mo. Sige. Ako magpiplay, tapos ako pipindot, tapos pag nagka-memo, kaya na ano, nagka... Damay ako. Tapos dalawa tayong pupunta sa Starbucks, mag-uusap tayo. Brad, suspended tayo today. Yan ang gusto mong nangyari sa atin. Hanap ko yun, ha. Meron na mo kasi talaga nun. Tawag ko ba? Sige, tonton nga.
Pag yun natutulog na. Hindi natutulog yan, lumalove live yan. Sige. Yutonton. Anta ka na lang, wait with a smile. Tawagan ko na to. Tatawagan ko ha. Yeah, tawagan mo! Tawagan ko to. Pag ito pwede ha. Maniwala. Hello! Hanip sa rin yun! Chico! Kuya Tonski! Gusto ko yung ring... Ay, alam ko na naman to! Eh, hindi! May itatanong lang ako! Nagustuhan ko yung ring back tone mo! Paalam na! Eh, kasi tumawag ka, so paalam na! Hindi nga! Ano to? Playable ba yung cool ka lang? Pwede ba kami magpatugtog ito ng cool ka lang? Kaya't cool ka lang. Simple lang ang buhay ko. Hindi napapalit ko ito. Nabiktima mo ako. Hindi nga. Totoo nga ito nga eh. Hindi, tatanong. Sagutin mo na. Pwede ba kami magpatugtog? Sige na oh. Kasi kami yung... Baka mamimuhan ka. Bakit ba yung... Agenda yan. May caller, may jamming, may tawanan. Kompleto na tayo. Oo nga. May lokohan. Ay, nako. Si Norlito, daming alam. Ano, sino si Norlito? Sabi niya, galing ni Chico. Well, totoo naman yan, ano? Kantahin niyo naman... Hindi ako nadamay sa ganyan, no? Yung ang galing? Ewan ko lang. Parang medyo siguro... Minsan, pag wakanta ka, sumabay ako, sabihin, papadak, huwag na po gitara lang. Wala naman sigurong gano'n. Nasa isipan mo lang yun siguro. Kakatag lang sa akin ngayon, eh. Nasa isip mo lang siguro yun. Saka na hiniwala ka sa isip ko, no? At alam ko yung nasa isip mo. Brian McKnight daw, Tagalog version, magkaboses kayo. Ex, hindi kami magkaboses, kaboses niya po ako. Okay. Ginaya ka niya. Hindi naman gano'n, wala. Grabe naman to. Magkaboses lang niya ako lang. Ano tayo, mag-OBM tayo, Chico. O sige. Ano, yung tulala sa isang tabi, alam mo yun? At di mapa... Anong title nun? Menopause. Kasalanan ba? Hoy. Nakamiss to mga ganito, no? Ang tawag niya sa amin ay basol ba? Bakit? Yun, kasalanan. Basol. Basol. Menopause. Mas piling ng menopause? Hindi ko alam, pero pag nanay mo menopause, bakit bibiro pa rin ba yan? Ayoko. Suma. Hindi ko gusto. Kasalanan bang malin ka ng lubusan? Ganun talaga? Oh, soulful. Upang ako'y iyong iwanan. Sige nga. Inahanap ko pa yung codes. Tulala sa isang tabi at di mapaldi. Wow ha? Ang hiya yung original sa'yo ha? Si Sir Romel nakikinig. Hi, Sir Romel. Sir Romel Cruz, oh. Sino si Sir Romel? Kantahin daw yung minsan lang. Yung nagpa-piano doon sa simbahan. Ay! Paano minsan lang? Ano minsan lang? Minsan lang kitang ibigin. Minsan lang. Ganon? Nakakabwisit eh. Abot na lang, wala akong internet, Chico. Walang internet. Kawawa naman siya. Kaya't cool ka lang. Kasi naman ayaw mo talaga nun, no? Hindi sa ayaw, hindi ka pumayag yung ano nga eh. Hindi nga daw siya makakasagot nun. Tawagan mo nga yung ano. Yung makakasagot? Oo. Baka iba isagot sa akin eh. Hindi kasagutin yun. Bull ng traffic. Nung bol. Inat ka pa ng gym. Ba't ka na wala ko internet? Hindi ko alam sa'yo. Ba't ako meron? Kumukulo ng dugo ko. Kaya't sundan mo aking payo mo. Problema. Lilipas na lang. Kaya't cool ka lang dyan. Cool. Ano? Ha? Nagkukul ka lang. May dinugtong ka eh. Hoy, wala! Hoy, excuse me! Ano pa to? Huwag nga kayo nagpaparatang dyan. May mga tumatawa-tawa pa dyan. Huwag nga kayo nakikita. Dito may tumatawa.
May lalaking ano dito. Mga tumatawa yan. Si Ma'am Ellen. Sabi ni Ma'am Ellen, ilang katol ba na hit-hit nyo? Ay, wala po. Ano, pag meron po, ewan ko na lang po kung ano magaganap po. Hello, Ma'am Ellen. Kamusta? Sabi ni Sir Romel, hi daw. Hi po! Naguluhan si Sir Romel sa atin, tumugtog tayo sa simbahan, no? Na-amaze nga siya eh. Ang galing ko daw eh. Hindi ako nadamay. Ay! Nadamay kaya yata mga after 1 week? Bigla na lang text sa'yo. Uy nga pala, pati ang sama magaling yan. Ang tagal ng realization, oh, 1 week. Nagbigay-bigay ko ng gitara, hindi ako na-appreciate. You are very much appreciated. Sobra naman. Sabi ni Ma'am Ellen, hi, pa-jack daw. At least nadamay ako. Yes, nadamay ako. Hi. Chico, ba't wala ako internet? Aba, malay ko sa'yo. Baka hindi ka nagbayad. Nagbayad kaya kami sa love. Nauna nga kami sa inyo eh. Mama. Ay, yung totoo niyan, ikaw nautusan kahapon. Eh. Ibinayad mo ba? Hoy, binayad ko, no? Woo! Kaya pala pagdating ko, may tinga ka ng Jollibee. Nag-Jollibee ka lang eh. Sarap kasi ng gravy. Sok talaga ng gravy. Ano ba? Nagugutom tuloy ako. Ano ba? Nagugutom tuloy ako. Kumain ako agabi, Chico, ng ano? Ano yun? Gisadong... Gusto ko ng gisadong repolyo. Uy, kakakumain kami ng ramen. Yung authentic na ramen. Nung ganun pala yun. Kaka-enjoy naman. Oh. Ito na, nahanap. May internet na ako. Yes. Yes! Ano ba? Ano bang hinahanap mo? Uy, teka lang, habang hinahanap mo yan, ha? Meron po kaming traffic advisory po sa inyo. Ang Ross Boulevard southbound po. Sinasabi na po namin mula Manila Hotel. Kaalaw po yan hanggang Vito Cruz po ay sarado po sa mamaya. Oo, mga kaibigan. Mula po alas 2 ng hapon po, okay, mula 2 p.m. hanggang alas 10 po yan ng gabi. Better yet, wag na po kayong dumaan. Kung pwede namang iwasan. Iwasan nyo na po, okay po. Kasi Chico, maraming mga may meeting sa Makapagal. Iba na lang po, iba na lang po ng lugar po. Sultan Kudarat. Opo. Katarman po doon. Pwede po doon. Wala pong, ano po masyadong traffic po doon, hindi po nagsasarado doon po. Ano bang hinahanap mo kasi dyan? Naku, iwan ko ba kayo magmana internet ko, Chico? Ano bang meron sa'yo? Hindi ko alam. Oh. Si Ma'am Ellen, she's listening to us through our satellite TV, Knox. Wow, ha? Meron tayong satellite TV. Makikinig lang ng gabi nagising na satellite TV pa. Sosyalin, eh, well, deep well. Diba? Iba ang level. Makapag ano, makinig ka ng ano ng GNGN gabi nagising na dapat ang ano ang ang gamitin mo, Chico, mga ano mga satellite ano dish. Na-amaze ako sa ganyan. Gusto ko magkaroon ng ganyan sa bahay ko. Yung kasing laki ng... Yung mas malaki pa sa bubong namin. Satellite. Nakapatok na bubong ng bahay namin. Ang laki-laki. Para nakakatawag ng alien. Hello, alien. Ikaw, pag may dumating alien, pwede mo kausapin. Anong unang sasabihin mo? Hi. Siyempre, takot ka pa eh. Okay. Hi. Can I get your number? Hindi mo ba gusto yan? Ayaw mo ba ng ganun? Siyempre, para makikipag-friends ka. Naiintindihan kaya ako nun? Malamang, hindi. Parang ako mas advanced. O, di ano, di kakausapin ko siya. Maintindihan kaya ako nun? Baka sampalin ako. Ano ba? Ano na? Tutugtog ka ba o? Oh? Ano? O, i-greet daw natin si Daniel Padilla. Birthday daw niya ngayon. Totoo ba to? Talaga? Sino ka mag-greet? Sabi ni Monique Mauricio. Talaga? Totoo ba yan? Close sila. Hindi ko alam eh. Yayain daw kita maglugaw sa Tagaytay. Yun yung iyayaan kasi namin na maglugaw lang ending napunta kami sa Tagaytay. Layo ng lugaw. Kami rin, nagpunta sa Tagaytay para maglugaw lang din. Kaya nga. It should fix itself. Yung wireless ba yan? Hey, sa booth. Ay, hindi ko alam.
Ay. Sabi ni Chan Navarro, gusto ko yung Becky version ng Let It Go, ginagaya ng kapatid ko. Mm. Ay, baka Becky din. Lam na. Lam na, push. Ang buckler. Kembot na. Sumakit ulo ko bigla. Ay, batiin ko lang si Ate Dina nandito ngayon. Hello po. Ate Dina, si Red Batong. Si Romy. Ah, chika. Yeps. Kung magiging hayop ka, ano gusto mo? Gusto kong wag maging hayop. Gusto kong wag maging hayop. Halimbawa, wala kang choice. Ano ba, natanggalan mo pa ako ng choice? Oo nga. Maging ano hayop. Ano, ano nga? Kung magiging hayop ako, gusto kong maging... gusto kong maging killer whale shark. Ay, ako ayaw ko nun. Eh, ba't ba? Eh, gusto ko yun eh. Anong gusto mo? Butiki lang. Bakit? Woo! Tatambi ako sa CR. Tapos pag nagtanggal na maliligo, sabi ko... pag hindi ko gusto nakita ko. Katabihin ko. Ang galing, no? Paano kaya sila nakakakapit, no? Kung ano? It amazes me. Nagsasuction cups yung mga ano nila. Paan nila. Ang galing, no? Gusto mo na ganyan powers? Suction? Isasak mo. Isasak mo lahat yung mga... Hey! Don't do anything bad! I will suction! I will suction! I will suction you! You want to be suctioned? Di ba? Sabi dito, kembot na kanta si Chico, tapos si Papa Jack yung sasayaw. Oh, gusto doon nila tumayaw ka daw. Bakit ba, hayop? Kembot na, kembot na. Konti na lang, 15 minutes na lang, awin na tayo dalawa. Ang aga. Ano ba yan? Ayaw pa kasi. Ano ba? Ano to? Oo nga, sa lahat po ng mga nagba-birthday ngayon, happy, happy birthday sa inyo. Ika nga lang, babatiin ko nga lang to. Hi, Chico na yung loko yung Papa Jack. Hello. Hello po. Sino yun? Ha? Ang, Kusina Andare ay nakikinig daw. Hello po, sa may Glorieta daw. Ah, at the link roof deck of Mercato Central daw. Hello po sa inyong lahat. Ay, kanina nagdasal ng food. Oo nga. At may GC ako. Ako din. Oo nga, masasarap. Masarap naman din talaga eh. At to my kabiyak, Tony, hi, ingat, love you. Ay, sabi ni... sa aking kabiyak din. Sino to? Tony din pa. Makasali-sali lang. Unlimited daw na I love you, mua daw, sabi niya. Ah. Hello po sa inyo. Oo nga, no? Diyan tayo pumunta sa Mercato Central. Dali, tara. Ay, hindi pala. Hindi pa pala sa bukas. Hindi pa kasi ako nakakapunta dun eh. Chika, ano yung kanta ni Yeng? Tsaka ni ano yung... Ay, kailan? Hawak ba? Ha? Raul. Ano na naman? Tari mo yung kanta mo. Ha? Hawak kamay. Hawak kamay. Narinig ko ba? Hawak ba yung kamay? Ah, tanong pala. Tanong yan. Kaya nagkaroon ng kanta ko tinanong. Kung ano-ano kasing naririnig mo eh. Hoy, loko ka. So, ano mo? Dalawang buwan na kung ano-ano naririnig o kung ano-ano nagsasabi mo dyan. Hawak ba yung kamay? Di kita iiwan. Ang gusto kong kanta ni Yeng, ano eh? Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil iyong narinig mula sa labi ko. Salamat, salamat. Ganon kahaba? Ganon. Na-outshine mo na naman sila, Brad.
gusto ko nga yun eh. Ang ganda nga nun eh. Ang title nun. Ano kataniyeng at saka sino pa isa? Yung kailan. Kailan? Kailan mo ba mapa... Yun ba yun? Hindi. Mapapansin ang aking lihim. Ano yun? Yung ano? Best friend? Kasama niya si Nay? Ito ba yun? Yan! Sandal mo sana. Ay. Iba. Ay, paano nga ito? Nakalimutan ko. Kailan mo? Kailan mo ako? Ah! Di ba yan yun? Oo. Sino nga original nito? Di ba ano yan? E-Heads? Kailan mo ako hagan? O nga, maganda nga yan. Di ba? Mga nananan sumasayaw. Na-na-na, kailan mo na naramdaman ang tamis ng iyong labi? Ano sa mo? Labi! Huwag lambi! Labi eh! Kailan mo tambok kong pisngi? Hindi ko alam yung lyrics eh. Nagawin ko dyan. Sir po, si Chico po. Bakit ako? Pag nagsusumbong ako lagi agad. Ah, sino? Eh, di yung OJT dyan. Umbong mo yan. Mga hindi pa magsiuwi. Ano ba? Wala na eh, hindi ko na alam eh. Basta ha, Aliwan Fiesta mamaya, pumunta kayo, huwag kayong magulo dyan. Hindi mo nagpupunta, magbanta ka na. Pumunta kaya sila. Wait, Chico, marami yan ha. Niyayaya ko nga sila kasi products from all over the Philippines nandyan. Oh, sa bazaar, oh. Yeah. Oo. Yung mga, ano, yung mga pagkain, di ba? May magnet ako na kaya yung panada ng Ilocos. Oo nga. Ang dami bumibili. Tsaka may mga yema cake, may mga ganun-ganun. May yema cake? Ginoyo nga ako, meron dito nagangalang Manang Marisa, pinabili ako. Bumili naman ako, ba't ako bumili? Masarap? Nakatikim naman ako yung kin... Ba't di ba ako binigyan? Ako nga, naka-ano lang eh. Hindi nga ako naka-slice eh. Ba't di ba ako binigyan? Ako nga na bumili, hindi nga nabigyan! Bakit di mo... Nakatikim mo na slice eh! Hindi ako nakatikim ng... Hindi nga ako naka-slice, naka... Damot ka! Inano ko lang ng... Finger ko lang yung ano, yung gilid. Di ba magkapatong? Di ba ano yun? Di ba isang yung cake, tapos di ba patong na? Di ba may patong? Di ba may patong na yun? Di ba yung mayroon yun sa gitna? Ginanon ko lang yung guhit nun sa gitna eh. Bakit ka tumatawa? Eh, yung guhit. Eh, nakandun yung icing eh. Baboy mo. Wawa. O pa ngayon? O, nahanap ko na. Ano ba nahanap mo? Yung kailan. Kailan mo ako hagan? Ako na. Ako na agad, ikaw na. Nakadungaw sa bintana, mga dahon lang ang kumakaway. Kailan ko mararamdaman pagdampi ng iyong labi? Tinatanaw ko ang mga bituin, mga luhang humahalik sa aking pisngi. Jet pangan ikaw ba yan? That's the most yestest, grandiestest version. Ang tagal kong hinahanap, ganyan lang inaabot. Wow! Sa akin pa nakasalala yung pagiging, ano, effective. Sakto, Chico. Kuha tayong collar, sakto, alis tayo. Pagkuha collar, alis tayo. Oo, di ba? Sakto yan. Oh, sige. Lagay na kanta. Anong kanta play natin? Ang kakantang ipi-play natin ay Gorilla. Ay, hindi. Alam ko na.
best day of my life. Para masaya. Gusto mo masaya? Gusto mo parang masaya? Gusto mo happy? Happy, shalalala. It's so nice to be happy. 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 Feeling so happy. I wanna be happy. Can't you see I'm happy now? Oh, oh, oh. Ano na? Tuloy mo. Na, 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 na. One day, you said to me, pare. Ano ba yan? Ang pangit. Ba't ba may mapangit kang aso dyan? Alam mo, pagkagayin yung aso, papamigay ko talaga. Pangit eh. Buti pa yung aso kong bigol. Ang kiyot-kiyot. Mag-prank call daw tayo. Wag na nga yun. Hindi magandang idea yan. Hindi magandang idea yan. Meron dito pumasok po, meron sa gitna sa gitna ng kanyang damit may parang hugis ng ano mang hugis. Parang bastos po ng hugis. Ano pong hugis 'yan? Ano ba 'yan? Mini Mickey Mouse? Blalang fish. Baka blalang 'yan eh. Ay, hindi. Meron ang design nga eh. Why pala why? Letter why. Chico, tas kain tayo barbecue dali. Tara! Madali. Ano nga nga? Ano nga? Ipa-play? Ano nga napili mo? Wala ka napili na naman? Eto, teka lang. Play tayo ng wasak. JC Regino? Ay, panghuli natin mamaya yan. Oo, mamaya wasak. Wasak, wasak. Tapos, bago yung wasak, dapat wagas mamaya. Wagas yung wasak. Tapos, hanggang saan? Mga kanta ngayon yun. Ay, mag-ano tayo? Boss, ano, mag-boy band tayo. My love, Westlife. Oh, ano, hindi. Westlife. Dapat, ang tugtugin natin, I swear it again. I wanna know. Yan, tam. Whoever told you I was letting go. The only joy that I have ever known. The girl of life that didn't slip around. Pagkatapos niya. Hindi mo makakitulong pa sarili mo. Nakukulitan na ako sa sarili ko. Pagkatapos niyan ay... Kasi niwana mo sarili mo sa bahay niyo. Pagkatapos niyan ay... Mag-NSYNC tayo, NSYNC. Meron pa tayo nun? Wala! This I promise you. Ay, this I promise you. Tapos A1. Ding, ding. Like a rose. Ding, ding, ding. I heaven ding, by ding, your side. Ding, ding, ding. Ding. Heaven by... Hindi ba ako tinatawanan? Sige pa ha, tumawa pa kayo dyan ha. Sabi ni David dito, Papa Jack, kabati naman birthday ni Darren. Ay, ano kayo? Nakatingin mo, handa niyan? Eh, ano kayo kung birthday niya? Sabi mo, happy birthday sa mukha niya. Hindi naman inaano yun. Hindi na nabati na maayos. Inaway pa. Ayun, tatlo na tas. Swear it again. This I promise you, heaven by your side. Heaven by your side. Ganun yung boses niya. You and I cannot hide the love feeling inside. The words we need to say. Nakadextro siya nun. I feel that I have always walked alone. Nun. Ano ba? Hindi na tayo makamove on kasi sa kagagawan mo eh. Kasalanan ko. Chika. Ano? Pasampal nga. Bakit ba? Wala lang, baka pumayag ka lang. Ayok. Ay, nako. Ano nga sunod niyan? Pagkatapos ng this I promise you heaven by your side, mag-ano tayo? Mag-let it go tayo. Sige. Tapos love on top after nun. Pagkasunod. Buckler. Ano love on top? Let it go tapos love on top. Man-jollibee. Baby, it's you! You're the one I love! You're the one I need! Tapos nagtataka ako, ba't nag-aasakit ka? Oh, baby, yeah! Ang taas kasi.
Ginga ikaw nga. Oh, Diyos ko po. Ipagpe-pray na lang kita. Wala, weak, wala. Wala to. Salamat sa kantsaw. Moretam na yun. So talaga yung ano eh, A1 eh. May nagtag sa atin dito. Ayun sabi. People with the greatest advice have the most problems. Oh, well, we don't have the greatest advice. Well, so, pasensya na. Hindi kayo pasok dyan. But we do have problems. Oo nga, lahat naman tayo may problema. No? And if you want to help out, we need money. Yes. Could you? Sige po. Di ba? At naman niniwala siya ko na money is the root of all ano, evil. Di ba naniniwala? Because the root of all evil... Alam mo, pag ganyan ang paniniwala mo, nagiging tamad ang tao. Dahil ayaw nang kumita ng pera. Oo, baka, di ba? Hindi nakakatulog yung mga ganyan kasabihan natin eh. Pampagulo yan ang buhay. Oo nga, huwag nga kayo naniniwala sa mga ganung kasabihan, di ba? Pag siyang kumot, matutong mamalaktot. Bili ng bago. Malaktot ka ba dyan? Ah, baka tuwalyo yung hinatak mo sa kabin. May mga kasabihan, no? Tapos ano pa isa? Ano mga kasabihan na ayaw mo? Nga tayo, ang... The early bird catches the worm. No, it is not true. The early bird will be eaten by the snake. May snake pala doon. Yes, that's true. The early bird catches the worm. Wala namang worm dyan. Nasa face pan ka. Paano? Ang init ng ulo. Na yung an apple a day. An apple a day! It's expensive! Di ba? An mahal. Apple a day is impossible! Bakit? Bakit? Sige, may apple ba kayo everyday? Wala naman na. Oh my God, kaya. Di ba? An apple a day? An apple a day! It's expensive nga. Is! Ano? Is true. Wala naman easy. An apple a day is true. Ano may mga kasabihan na ayaw mo? Ang mga kasabihan na ang batang malikot nakakahawak ng ipot. Ayaw mo ba ng kasabihan gano'n? Ang batang makulit eh banata na. Pero na. Basta ang batang makulit napapalo lagi na nanay. Oh, napapalo sa puwet. Ang batang malikot ipasok sa frigider ng magtino. Ang harsh ng mga kasabihan. Sangnit. Ay, hindi lumingon sa pinanggalingan babanatan. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, walang marating kahit anong gawin niya sa buhay niya, kahit magsikap pa man siya, mga matay man siya dyan. Yun yung kasabihan. Mahaba yun. May kilala akong ganyan. Ano? Basta, bonjing yun. Kilala mo yun. Busit ako doon. Sino yan? Kaling sa kumpanyang ito. Banata natin. Banata niya, ha? Ano na? Ano? Naka-ready na ako na. Ayaw mo kalokohan, eh. Ano ba? Ay, sorry. Banatang kita niya. Ano ba? Magbanatang sabi niya tayo. Sabi ni Ace dito, ang batang makulit, pinipekto saan daw. Ang batang makulit, kagatin sa tengat at hilain. Hawakan. Ano ang gagawin natin? Kaya, aanhin pa ang ano, damo kung patay na ang kabayo. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Sino may sabi kabayo sila? Iba. Eh, puro kambing tsaka kunihulaga nila. Anhin mo ang damo kung ang lugar nyo sementado. Ganon.
Anhin mo ang damo. Akin na lang yan. Ganun da. Diba? Nagsasuggest lang. Anhin mo ang damo. Bigay mo sa nangangailangan. Ganun. Di na nangangailangan ang damo. Hindi ko alam. Mga nagtatanim. Nagtatanim nga eh. Tinatanggal nila yun eh, bungol. Yung masamang damo. Diba? Yung nang kukuha, nang sisip-sip ng nutrients ng ibang... ng ibang laman. Ano sinusup-sup yun? Sinusup-sup nila yung sa ugat ng nutrients. Ano nga? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Isang malaking question mark sa akin. Ano na? Inakantay lang kita. Nakasalang na yung Westlife. Ay! Oh sige na. Ay, bigla tong kakanta na lang na agad-agad. Walang pasabi. Swear it again eh. Ay, hindi pala. Ten, den, 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 den. I wanna know. Ganun. Paano? Ten, den, 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 den. Sing, sing a song. Make it simple. Huwag nang pahirapan. May version ka na naman. Ano mo talaga yun? Sabi dito, ang batang makulit, sinusungal-ngal na saguhan. Sinusungal-ngal na saguhan, tapos ikot-ikot-ikotin yung saguhan. Anon? Nangya. Ang batang makulit, kurutin ng pino sa singit yung mag-violet. Kapag may tsaga daw, may nilaga daw. Ano kayang klase yun? Hindi ko alam. Pagkatsaga ka, nilaga lang makukuha mo. Diba? Hindi ba pwede pag may tsaga, may cordon bleu? Pag may tsaga, may pizza ganun. May carbonara. Pag may tsaga, may Angus beef steak. Pwede bang ganun? Bakit ba? Ang susan lang gusto. Imagine mo, nagtsaga ka. Pagdating mo sa inyo, nilaga lang. Nilaga lang, di ba? Ano ba yan? Ano ba yan? Ni wala pa lang. Wala pa lang dessert. Pag may tsaga, may creme brulee. Di ba? Di ba? May creme brulee. Dito na sabi ni Abigail, ang ano yan, ang dumura sa langit, mukha, sa mukha babalik. Ano daw? Ang dumura sa langit, sa mukha babalik. Ano bakit? Yun? Bakit? Ang klase yun. Anong katangahan po yan? Bakit may mga ganon? Ay. Pag binato ka ng bato, batuhin mo din ng... Batuhin mo na tignapoy. Ano siya? So kailangan pang bumili sa bakery? Pala naman ipam... Teka lang, babatuhin kita. Wait lang, ha? Bibili lang akong pandereg. Teka lang, wait lang. Di ba? Niniwala mo. Ano ba? Ano ba? Ba't ganyan ka naman? Sino ba ni... Diba? Hindi ako naniniwala sa mga ganun. Kung ganun pala, Brad, kung gusto kong tinapay mo, mumukul lang ang tao, di ba? Ipupukol mo lang yun, tinapay pa. Ang French bread pa, di ba? Teka lang, wait lang. Niluluto ko yung garlic bread. Abato ko lang yun. Ano ba? Ano pa yung kasabihan ninyo? Ha, ano pa yung sabihan ninyo? Sige nga. Ha? Gusto ko yung Angus beef steak. Pag may tiyaga, tama? Susalan mo na. Diba? Pag may tiyaga, may Angus beef steak with mashed potato, ganun. Pag may tiyaga, may creme brulee. Diba? Ibahin na natin kasi mga luma na yan eh. Diba yung... Alam mo yung katarnig mo? Tell me who your friends are. Oo. Oh.
Ano ba kasi yun? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Bakit tinatanong mo yung kaibigan, ikaharap mo yung tao? Tanungin mo kung sino siya. Oo, di ba? Parang kailangan, kailangan mong galawang higad ka lang. Diba? Gusto mo na makilala yung mga kaibigan tapos may eyeball mo. O, di ba? Nga kayo. Ano yung mga kasabihang Pinoy? Mag-search ka tayo. Mga... Ang ina, marunong sa lumingon sa pinanggaling may beke. Ito to. Oy, ano ba, nagkaroon ako ng beke dati? Dalawa. Magkasabay. Kaya lang hindi lang halata, hindi ko alam. Andiyan pa nga ngayon eh. Mukha nga ako may beke ngayon eh. Tapos, ang pangit lang nung panlagay, yung tinta, yung blue. May yun? Tina. Ah, Tina. Tinta daw. Auntie ko yan, si Auntie Tina. Tina. Ay, nako. Ang mga kasabihan tungkol sa buhay. May mga point. May mga kasabihan minsan, Chico. Tinatsaga natin maging part ng buhay natin, di ba? Saan naman kaya, no, di ba? Na ano, napangatawanan na lang. Sige, sige. Try natin. Mga kasabihan, no? Naghahang na may internet. Baka naman yung computer na mismo yan. Kung ko dito. No, meron ka dyan. Sige yan. Kasabihan. Example sa Filipino saying, huwag kang magtiwala sa di mo kilala. Hindi, totoo naman yan. Ano klase naman to? Ano klaseng website? Ano ba to? Pag may sinuksok. Pag may sinuksok, amuyin mo. Mabaho. Pagkahaba-haba man ang prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Hindi ba totoo naman? Doon ka nag-o-open. Diba? Ano to, ah? Ano, Chico? May tenga ang lupa. May pakpak ang balita? Naku, Diyos ko po. May pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Lo? Sa kanya yung tenga ng lupa, no? Tutorial don't kena. Judge a book if you're not a... Judge. Don't judge. Tama. Don't judge the book, there's no book. Diba? Pag may tinanim. Pag may tinanim, edi okay. Diba? Dapat ganun. Pag may tinanim. Kung hindi ukol, hindi bubukol. Pag hindi bumukol, babae yan. Hindi bumukol eh. Pero talaga. Ano pa ba? Lahat ng gubat may ahas. Okay. Naging interesado ako dun eh. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Diba? Parang minsan. Bakit puno ba ako? Ano ba sabi yan? Daig. Sabihan ba to? Hindi naman eh. Ayan, daig ng masipag ang matalino? Daig ng maagap ang masipag. Ah, oo, totoo yan, Chico. Pero ang tao masipag, maagap yan. Yun nga yun eh, di ba? Kailangan papaghiwalayin. Sabi dito ni Darren, don't judge a book, cover it. Don't judge a book. Sabi ni Cha, oh, black is beauty but too much black is dirty. Ano to? Gusto ko yung pag may tinanim, di okay. Sabi dito ha, kasabihan daw, wala kang masasabunot sa kalbo. Ano kaya tong klaseng? Para ano ba to? Okay. Anong klaseng website? Nainis na ako dito.
Sige. Pag ano daw, apaw na ang takalan. Kalaki lang ang kalasan. Ano yun? Pag apaw na, sabihin, baka lang titex ka sa gilid. Hindi ka na kayo. Attention kayo, umapaw. Huwag kang magbilang ng manok kung ang alaga mo'y itik. Anong klaseng kasabihan? Anong ibig sabihin nun? Wala yan, hindi kasabihan yan. Hindi ba kasabihan yun? Eh, kabungulan. Bakit yung piling naman akala mong itik yan? Diba? Eh, ano ba dapat? Di ba meron ganyan? Huwag kang magbilang ng manok. Kung wala pang itlog. Huwag kang magbilang ng manok. Ito maganda kasabihan. Hindi yung lahat ng kulay green healthy. Problema. Kadiri naman yun. Chico, ito. Ito maganda. Daig ng malandi ang maganda. Okay, tama yan. Oo nga. Bumpanes! Nabumpanes ka din. Tapos play na tayo ng kanta. Balik tayo. Ang ihi na ako, Brad. Baka ihiang kita dyan. Ay. Ito nga. Aliwan. Walang matigas na. Ay. Ano sabi mo? Aliwan. Ganun? Mm-hmm. Team na? Aircon here. Intro mo na. Okay. Magpi-play tayo Westlife. Alam ko naging theme song nyo ito. Nung bata pa kayo may meron kong cassette tape. At ang awiting Swear It Again. Dito lamang sa gabi na gising na. Umaga na, mag-aalas dos na. Ay, tulog pagbalik na. Namin magpapaalam. Dapat di ka mag-umpisa, gabi na gising na, pagpatapos na, umaga na, tulog na. Oo nga, no, umaga na, tulog na. Ah. Game ka na? I'm yung matinoon naman yung pang-easy rock. Okay. You're still enjoying our company. My name is Chico Loco, together with Papa Jack on the side. Wow, ah. And this is gabi na gising na. How do you say it in English? It's evening. Wake up. Ang pangin. And let's now move on with more of the music. Something from Westlife. Swear It Again. And here we go. If you know the song, I don't care.